Wispan na text Alden Richards abay tinawag na mga aagaw or iniintrigang mga aagaw sa ng kampo ni Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po. And for today's video to na, no, pag-usapan natin ka... Kung hindi nyo pa po napapanood, bisitahin nyo po yung ating channel kung saan yung unang uploads po natin, si Alden Richards di umano, ay binabakura na si Catherine dahil sa lalaking gustong pumila kay Catherine. Meron kasing isang aktor na dinisclose niya na parang gusto niya po rin na mapabilang sa mga nakapila na makatrabaho si Catherine Bernardo. Kaso nga lang parang nadismaya itong aktor na to dahil alam niyang parang last siya sa linya, no? So dahil po dito, talaga namang napabuti at si Alden Richards po yung isa sa mga priority ngayon ni Miss Catherine Bernardo para sa kanilang upcoming project. So panoorin niyo po yung kabuuan ng updates na yan sa ating channel. And of course, ito naman po, no, dahil tong mag-amang Romel Padilla at Daniel Padilla ay nagpaabot ng apology sa pamilya ni Catherine Bernardo o sa pamamagitan ng news na ito. So para lubos ninyong maunawaan yan, puntahan niyo po yung ating channel after or puntahan niyo po yan sa ating channel, Darej Channel. Yung kabuuan ng updates na yan, ano bang sinabi ni Sir Romel, ano ba yung panawagan niya at bakit ngayon niya lang ginawa to samantalang ang tagal-tagal na nag-spread out nito sa social media. So ang video po na ating napapanood ngayon ng ilan lamang sa mga kinagiliwan at kinakiligan ng ilan sa mga Katden fans dahil ito po yung video ni Catherine kung saan ay nagpapaalam siya sa isang Alden Richards dahil tapos na po yung kanyang event dito po sa Manila Hotel, ano, dahil siya po ay nag-i-endorse ng Pepsi at ito naman pong si Alden Richards, kasabay nito ay meron din po siyang meron din po silang parang event naman na kung saan ito po ay patungkol dun sa isang endorsement niya na energy drink. So dahil po dito, ito po ngayon ay nagsicirculate online at umaani ng napakaraming views sa social media. Kasama niya rin po ni Alden Richards si Mama Ten dyan. Ayan o. So nagpaalam po siya. Yan. So kung may nililihim ba naman sila, bakit di dapat itinago na nila na ganito sila kasweet sa public? Pero lantaran na nga eh, lantaran na po sila sa publiko dahil wala naman po talaga dapat silang itago sa public. Since they are really public figures, eh kahit ano pong gawin nila, pag-uusapan at pag-uusapan pa rin po sila. So eto na, pag-usapan natin kasi iniintriga po itong si Alden Richards. At ang ilan sa mga bashers po ni Alden mula po na nag-disclosure na nililigawan na nga niya itong si Catherine ay tinawag po siyang, iniintriga po siya na inagaw daw niya di umano ang ilan sa mga endorsement ni Daniel Padilla. Kasi kung matatandaan, nagtanungan ng ilang mga fans kung pinalitan na nga daw ba ni Alden Richards si Daniel Padilla na co-endorser ni Catherine Bernardo ng isang cola drinks, which is yung Pepsi nga. Di ba dati nung sila po ay endorsement pa at sila pa, may relationship pa sila, sabay po nilang ginagawa yung endorsement shoot. Pero dahil iwalay na sila, naintindihan naman ng management at ng endorsement na ito or product na ito, ginagalang yung kanilang space. Ano? May picture sina Alden at Catherine na magkasama, may hawak pang soft drinks in can ang actress. Bago pa mabash si Alden, hindi niya pinalitan. Ito yung paglilinaw po ng kampo ni Alden Richards. Hindi po pinalitan ni Alden Richards na endorser si Daniel sa naturang produkto. Kaya nga present, kaya present siya sa ginanap na sales convention na naturang kumpanya dahil endorser siya ng energy drink na same company ang gumagawa. Yun naman pala. Hindi rin sila sabay dumating sa Manila Hotel na venue ng event last Monday, April 15. Sa venue na lang nagkita sina Catherine at Alden at wala nga silang photo na silang dalawa. Pero ngayon, nagkakalat na po yan sa social media na may mga litrato, may mga
mga videos, 'di ba? So nakita na lang ng larawan ng empleyado pa ng isasabing produkto ang nag-post. Samantalang inalmahan ng ilang fans si Alden, ni Alden ang open letter ng isang fan ni Catherine, may pagka-demanding at may halong pagbabanta. Sabi nito, "Dear Alden, si Richard Siroto, kinikilig kami sa Asgat Den fan. If you are going to pursue courting Bernadette, make sure your feelings are real. Kung ayaw mo mabash, doble pa ni I.M. Daniel Padilla. Be a man of your action. Prove them wrong." Ang daming dumidepensa kay Alden at pinapaalala sa fan na pare-pareho lang silang fan. Huwag siyang mag-demand at mag-feeling entitled. Kaloka, wala pang relasyon ng dalawa. Ang dami ng hanash at nakikialam. Paano pa kaya kapag sila na in relationship na ang Kat Den? True. Isa sa mga pinakaayaw talaga ni Catherine ay yung parang dinidiktahan siya, lalo-lalo na ng mga fan. Kasi, kaya nga po fan eh, diba? Followers, kaya po mga tagahanga. Kasi wala po tayong say sa mga magiging desisyon nila sa buhay. Kaya naman, ang pinaka pwede lang natin gawin ay supportahan po sila sa kung ano man yung gusto nilang gawin. So, this time, magbabasa tayo ng ilan sa mga positive and negative comments, ano? Sabi po ng ilan, sabi ni Maria Amilo, "Yes, amen Lord, bless you both. Stay safe, healthy all the time. Amen po. Bagay kayo ni Alden, single kaya si Alden at tanggapin mo na. Mabait siya at responsible pa kayo. Please thank God always. Amen Lord." Ayan, napapadasal na lang siya. Sabi ng panang isa Ardenor, "Friendship overload sila. Kung manliligo man si Alden, huwag magmadali kasi si Miss Kat eh baka malab on the rebound. Enjoy lang dapat Kat Den. Go kasi may chemistry sila." True. Sa ngayon pa naman ni eh, parang naliligo pa lang naman yung tao pero 'di ba parang ang dami ng ano, ang dami ng nagsasabi na higher level na yung kanila. So sabi pa ng isang user, "Correct ka Darage Channel sa basa mo. Ako rin ay ganyan din ang pag-analyze ko sa nangyari sa kanilang friendship. Pareho silang mabuti yung mga tao na dapat hangaan." True. So ito po yung sinabi ko na parang nung time na sila po ay nag-taping pa ng HLG Part 1, may nakikita natin na talagang may magandang chemistry sila at nakita natin na parang nahulog yung kalooban nila sa isa't isa. Pero but because si Miss Catherine that time is hindi po siya single dahil boyfriend niya si Daniel, iginalang at nirespeto yun ni Alden. Sabi pa ng isa ni Anne, "Yung Moss, ay Kat, huwag mo siyang papansinin dahil nakawala ka na sa hawla. Hayaan mo na sila, aatupagin mo ang stress-free life mo. Maraming nagmamahal sa'yo and we love you Kat Den." Ayun, so ito naman po yung kanyang payo para kay Kat. Kasi parang may mga umi-enter na bagong stress eh. Diba parang feeling natin stress-free naman na talaga si Catherine. Ngayong parang nagagawa niya na yung mga gusto niya palagi dahil single na siya. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!